Kaugnay sa pagbabawal sa road reblocking, simula ngayong araw, makakapanayam natin si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Magandang umaga, Attorney Francis Tolentino. Ay, magandang umaga po, Homie. Magandang umaga sa inyong mga tigasubaybay. Para lang po sa ating mga nanonood ngayon, no? Ano ba ho ang ibig sabihin ng road reblocking ayon sa MMDA? Ang road reblocking po, repair na ginagawa ng DPWH ng existing roads na kinakat po by block. Kaya reblocking po, kinakat by block yung mga existing na concrete na slabs at papalitan ng bago. Ah, okay. So isang uri lang ng road repair to. So ibig sabihin, magkaka-traffic pag nagkaroon ng road reblocking. Depende po sa length ng na occupy at sa dami po ng lanes na gagawin. Okay, so ipinagbabawal nyo na ngayong, simula ngayong araw. Is this because Hindi po, last day na po nung yung reblocking noong Sabado, nung Biyernes, nagtapos ng alas 5 kanina. So last na pong reblocking yon. Pero in effect, lahat po ng road repairs, including excavations and diggings, ang start po ng moratorium ay sa 13 December hanggang January 6. December 13 hanggang January 6. Okay. This is Metro Manila wide. Oo nga, kasi may napapansin nga ako bilang isang motorista, parang may maraming traffic sa ibang lugar dahil nga din dyan sa, hindi ko alam kung road reblocking yun, pero may mga repairs na nagaganap. Opo, yung mga drainage system na ginagawa ng mga LGUs, DPWH, maging mga private water utility companies. So hanggang Friday na lang po yan, tatakluban muna pansamantala. And then sa January 6 na mag-resume. Oo, pero so ibig sabihin, may mga unfinished na projects, no? Na yun nga, tatakluban lang. So ibig sabihin, hindi pa rin madaanan yung mga bahagi na yun ng mga pag kasada? Takluban po ng steel plates, madadaanan po yung iba. Ah, so ibig sabihin po, i-stop muna sila. Walang bagong gagawin. Okay, so hindi pwede magsimula ng bagong proyekto? Opo, yung existing, i-stop muna ho. Okay, so this is Metro Manila wide po. Opo, except po yung emergency water leaks at saka yung mga repair ng bridges. So maliban po sa pagbabawal sa road reblocking and then yung Christmas lanes, ano po yung mga hakbang ng MMDA para yung ano po, mapadali ang daloy ng traffic? Yung, for the first time, meron tayong moratorium sa mga fun runs, bikeathons, marathons sa December 16 hanggang January 6 na rin po yun. First time pong i-implement yan. Tatapusin lang yung malaking Milo Marathon kung hindi ako nagkakamali sa 15. At for the first time din po, pumayag yung mga Truckers Association. Magkakaroon tayo ng metro-wide daytime truck ban except SLEX to Usmeña to Pierre, NLEX to A. Bonifacio to Pierre. The rest po, 6 a.m. to 10 p.m. Wala po tayong truck sa C5. Ang isa din po ng truck, yung mga six-wheelers and above, sa C5, sa Aurora, sa Magsaysay, sa Ortiga, sa Marcos Highway, sa Commonwealth, sa Katipunan, at marami pa hong iba. So bawal na rin po? December 13 to 20 lang po yan. Okay, so Chairman, sinabi niya bawal na rin po yung mga fun run, no? Starting December 15. Paano ho kung naka-schedule po, na? 16. 16. Ano? 16. Ah, 16. Paano ho kung naka-schedule na po yung mga fun run na yan? Kasi hindi naman biglaan na in-schedule yan. Wala na ho kasing aaprobahan na permit. Wala na ho kaming i-issue na permit. Yung last na permit po naming na-issue, hindi po ako nagkakamali, yung Milo Marathon and then the motorcade of DOJ sa 16. Okay, so walang naka-schedule na mga karera or fun run na kailangan kanselihin? Wala po ho nag-a-apply, siguro dahil na-anunsya natin, except po yung isang parada lang po sa 22, sa isang lane lang po, yung Metro Manila Film Festival from MOA to Aquirino Grandstand. Ah, okay, maraming salamat po, MMDA Chair. Maraming salamat po. Magandang umaga.